He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much. If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust and the true who will commit to your trust the true riches? And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? Sabihin na lang tayo sa 13, ready, go. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Diyan na lang po tayo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa aming pagkakataon lagi ng mag-aaral. Nawa ito'y gamitin namin sa tama. At gaya lang, Panginoon, yung salita, Panginoon, even yung pagkatipon. Ito po'y linutupad dito, Lord, ang inyong kalooban sa amin, Panginoon, sa bagay na naaral namin yung mga salita niyo, Lord, naaral namin yung gustuhan niyo. Kalooban niyo at may pagkakataon kami apply to Lord. So I pray, ipalain niyo bawat isa. Kausapin, Panginoon, ianda. At maintindihan po namin ang gusto niyo sabihin. Sa preparation din po, Lord, sa anniversary, magpalain niyo po ito, Lord, sino man ang aming guest speaker, Panginoon. Importante kami po dito ay maalala namin yung kabutihan, katapatan, Panginoon, at provision. At magpapatuloy po ang church na ito, Lord, na maglilingkod sa inyo. At ano po mangyayari, Panginoon, kayo lang po ay samahan niyo po kami, Lord, sa aming ginagawa. Kailangan po, Lord, kaya malulati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Good morning sa lahat! Good morning! Title po nito, medyo obvious na, no? Tinext ko sa inyo, sabi po dyan sa last. Ye cannot serve God and mammon. Sa Tagalog, hindi nyo kaya, o hindi nyo dapat, o hindi nyo magagawa na paglikuran ng Diyos, at saka at the same time yung mammon, no? So ano yung mammon? Define muna natin. Definition of term. Pero ang subtitle po nito is faithful service is undivided service. Okay? Ano yung faithful? Matapat? Diba? Hindi matapat. Batong especially yung focus natin ngayon yung division. Minsan nahati tayo. Nahati yung utak natin, puso natin. At nakikita yan pag nahati yung oras natin sa Panginoon. Okay? Kaya again, subtitle natin, faithful service is undivided service. So, hindi naman sa inyo lingid yung sabihin ng undivided, di ba? Ang mga bata, sabihin niya sa... Ngayon, sabihin ko sa inyo, give me your undivided attention. Anong sabihin nun? Walang ibang ginagawa. Nag-aaral tayo, makinig. Take notes yung iba. Kung marunong ang mag-take notes, mabilis ka, hindi ka madi-divide yung ano mo. Pero mas gusto ko talaga naka-focus lang kayo kasi actually kahit po yung mga pinopost ko yung mga yung tawag dito, yung outlines online para nga yan, ma-review nyo rin. Again, depende sa inyo kung seryoso ba kayo sa ano. Which is dapat naman. Dati wala naman YouTube pero matindi rin ang laban ng kasi ngayon. Kaya gamitin natin yung technology, papabol sa atin. Amen? Tulad ng preaching ni Bad Kahapon, mamaya, pakinggan ko yun. Ha? Kasi mga maganda eh. Maganda ba? Amen. Lagi naman eh. Okay, so, yan na. Undivided. Faithful service is undivided service. So, hanggang ano to? Hanggang hapon na po to. So, isa-isa natin. Anong sabihin ng... Anong gusto nyo muna? Yung mammon kasi hindi masyadong ano, no? Alam natin mammon... Masarap. Diba? Tinapay, ano ba yan? Tinapay na malambot. Yun yun, diba? Mamon. Masarap yun, diba? Pero hindi yun yung pag-usapan natin ngayon. Ayan, no? So alam niyo yun. Sabi niyo, material wealth or possessions, especially as having a debasing influence. Okay. So iba-iba yung mga dictionary, pero... Isa dyan, pera lang yan. Pero again, hindi lang material na pera, hindi lang basically pera kasi may connotation po dyan kasi kinumpara sa Diyos, eh, no? Kinontrast pala. So hindi mo ka pwede maglingkod, hindi lang sinabing hindi ka pwede lingkod sa Diyos at sa demonyo, pwede rin ganun eh.
Kaso in this context, alam niyo din naman yung 1 Timothy 6:10, di ba? Sabi doon na for the love of money is the root of all evil. So, and then mayroon din commandment sa thou shalt not covet. Magkakadoksong yan, huwag ka may magnakaw. Magkakadoksong yan sa pera po kasi, kaya winawarning nga natin mga bata, kaya matutong magnakaw kasi kala pag natutunan nyo yan, tuloy-tuloy yan, kala sarap pa lang. Simple lang magkakaroon cellphone pala, yun. Nakita ko yung kaya ano, kunin ko na lang, ay ang hirap magka-cellphone. Pag din magnanakaw ka, tuloy-tuloy yan. Amen? So yung mammon, yan nga, material wealth or possession, so hindi lang, wala naman ang cash dito eh, kaso meron kang asset, minsan meron kang ginagamit mo. Hindi masama kung tama yung gamit, pero pag mali at puro ka na lang yan, no, kinumpara mo na sa Diyos. At literally po, may mga ganang tao na sabihin, ang Diyos ko, pera. Loko-loko. But again, yun ay common sa atin sa umpisa, kaya nga tinuturuan tayo. Kaya sabi dyan, no, especially having debasing influence. Ibig sabihin, pag sinabi debase, bumababa yung iyong karakter. So ano pa? Ano yung service? Pag sinabi service, hindi ko na itingnan dito, alam nyo na yan. Paglilingkod. Okay? So yan, mga bata pa lang, kaya nga yung mga anak natin, sanayin natin silang mag utusan natin. Hindi masama yan. Diyan nga sila matututo eh. Gusto nyo ba matanda na yung mag-aasawa na, hindi marunong magluto. Babae. Lalaki eh. Ayaw magtrabaho. Di nakakahiya ka tayo lahat-lahat yan. Diba? Occupation or function serving. Yung service, napaka-ano tayo. Basta kung may kilos ka, mayroon ka pinaglilingkuran. Okay? So, lahat ng trabaho, ganyan yung nature niya. Of course, kaya ka nagtatrabaho, may sinerserve ka. Ngayon, pwede mong paglingkuran lang yung sarili mo. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa customer, kunwari, kaya ka lang pumapasok para sweldo mo. Nakita niyo yun? So, supposedly, kung nag-serve ka ng pagkain, gusto mo silang makakain. Pero ano kasi yan, ipalitan yan. Kaya sinaserve sila dahil sa pera. So, kaya medyo ano yung topic natin ngayon. Basic din, pero tingnan natin talagang mensahe. Okay? Kaya ano pa yung sabi, ano yung sabi ng faithful? Tingnan natin ulit. Maraming isa yung faithful, pero isa sa mga ano yan, totoo. Especially, yan, ulit sa service na lang natin. Okay? Yung pag sinabing faithful sa services, sa Panginoon, kasama madalas siya sa church, di ba? Pag minsan ka lang, minsan wala, minsan ganun, hindi faithful. Di ba? Parang sa mag-asawa din. Ito tuloy, loyal. Eh, pagkakaiba yan, di ba, sa mag-asawa. Faithful ka ba? Loyal ako. Ibig sabihin, bumabalik ka sa asawa mo. Pero minsan, sumasideline ka. So, hindi maganda. Di ba? Pag faithful, talagang sa kanya ka lang. Kasi sinumpaan nyo eh, kayo lang. Kasi sumasideline ka, isang taon, dalawang taon nga bago bumalik. Uy, loyal. Kasi bumalik. Ganon, pangit. And then, ito, iba-iba yung marami ang may, pero ito, binding. Yan, sigurado, given a strong assurance. Kung sinabing faithful promise, hindi niya yun bibiguin or tawag doon. Hindi niya papako yun. Hindi niya, hindi toto pa rin. So, toto pa rin yan, faithful. Yan, true to the facts or standard. So, ganun din yan. Kasi again, nabagit ko kanina, yung iba, naglilingkod lang dahil sa makasariling ano din, goals like pera, kasikatan, ganun, madalas pera ang equivalent. Okay? So, mag-iingat tayo dyan kasi yung topic natin ngayon, minention ng Diyos yan, napaka, ano to, kahit sinong kulto, alam din to eh. Kaso nga sila, pag faithful ka sa kulto, di pangit lang din, no? Sayang lang din. So obviously, ang context natin, totoong paglilingkod sa Diyos. Ano pa yung mga, ano yung sinabing whole? Buo. Yung sinabing buo ba loob mo? Naglilingkod ka ba ng buong puso? Ano yung sabihin nun? So walang, hindi yung, iba yan eh. Hindi yan, ano lang, simple lang na, yan. Having all its proper parts or components, kumpleto. Kaya may sinasabing half-hearted. Ano yung sabihin ng half-hearted?
Hindi sigurado or napipilitan, di ba? Good church ka. Masaya ka ba? Kaya kanina ako pa tinitingnan eh. Ako tinitingnan niya rin ako, di ba? Mga ba masaya mag-preach ngayon? Yung mga nag-preach na makaraos lang. Kasi minsan, discouragement, no? Sa itsura pa lang nung maikinig sa'yo, parang ganun yun. Ganun nakaka-discourage sa pastor. Wala na naman si ganyan. Mga ganun. So, kumpleto. Pag may gagawin ka, eh, paano kung maganda naman yung trabaho? Actually, hindi nga makukuha yung magandang trabaho pag yung puso mo, hindi yun eh. Right? Maglilinis. Mag-aayos. Inaayos mo, may nasira naman. Di ba? Ganun yun eh. Lahat ng bagay. Pinakain mo nga yung datong pakainin, galit ka naman. Kung nari, nilagyan mo ng ano, kaya ay nasunog, o hilaw, o halo. Di ba? So yun, alam natin ito mga dating. Pero ito yung gusto ko, undivided. Ganon din yung sabihin nito. Ang focus nito kasi is yung pagkabuo. So pag buo, undivided. Pag undivided, buo. Pero ang focus yun, huwag nyo yung hati. Isipin nyo, parang ako ba ay hati ba yung aking ano, puso ko, ganyan. Complete, total. Ganun din eh. Not separated into parts or pieces. So, nakakita naman kayo ng bagay na ano, di ba? Katulad yung nabasag, kunwari yung baso, dinikit mo lang ng glue. Oh, buo naman yung ano, baso, di ba? Pero nahati na yun eh. Hindi natatagal yun. Baka tutulo na yun. Isang ganyan tayo, paglilingkod, yung puso natin, kaya walang, tawag dito, wala yung tamis ba ng ngiti ng paglilingkod sa Diyos. Medyo nakakalala, soul winning. Nakakita kita ng tao yan. Alam ko may problema, kaya nga hindi na madali yung ginagawa natin. Pero, sikapin natin. Amen? Amen. Eh, handa mo yung sarili mo. So, Sunday na naman, nautuwa ka ba dito ka o iniisip mo yun, iwanan mo sa bahay. Diba? Ganun yun eh. Malala ko yung kwento ni Pastor eh. Kwento ko ba? Ah, sige, kasi yun yung classic yun eh. Si Pedro daw, tsaka si Juan. Parehong baptist. Kapatid. Oh, lahat tayo kakainin mamaya. Anong gagawin natin? Oh, sige, sige. Ikaw na lang, Juan, ikaw na lang yung mag-charge ako. Ako yung mamiming. Wait. Para pag-uwi mo, ay pagkain tayo. Okay? Ano nyo? Nakaka-relate? Oh, sige, di punta ngayon si Juan sa church. Inisip ni Juan, ano kaya, nakahuli na kaya si Pedro? Si Pedro naman, ano kaya pinipreach ni Pastor? Katawang ewan, di ba? Pero totoo yun eh, nangyayari. Kaya nga, mag-church kayo, church lang. Ngayon, yung mga katulad ng pagkain, pinaghahandaan kasi yun, di ba? In advance. So again, hindi ba tayo ng kapasidad, pero ayun, matutunan natin yung bagay na yun. Para makafocus tayo, pag tabaho, tabaho lang. Pag church, church lang. Ngayon yung kwento dun. Kasi minsan na naaalala yung mga ganyan kwento. Undivided. So dito na tayo sa ano muna yung, sabi ko kanina, basahin natin lahat, pero actually, pwede na tayo dito. So, marami tayong verses ngayon, no? Kaya ba tayo mamayang hapon? So, again, ang title natin, You Cannot Serve God and Mammon. Eh, pasto, pwede yun. May nakilala ako, eh. Nagtatrabaho. Pasto, ikaw, di ba, nagtatrabaho ka rin? Wala naman tayo nagtatrabaho. Pero, sinasabi ko, sino ba yung pinaglilingkuran mo talaga? Sa mga lingkod ng Diyos, nagkasabing lingkod siya ng Diyos, makikita mo rin kung saan sila naglilingkod eh. Pag magko-conflict at magko-conflict, yung context dito eh, magko-conflict yan. Asa na ba yun? Ngayon, no? Sa 13. Tayo na nga, sinabi, di ba? Kasi pag talagang pinaglilingkuran mo, yung isa, kagagalita mo. Ano rin, gusto mo mag-church, yung buisit naman yung trabaho. Anong ganun, di ba?
Kaya ako i-qualify. Pero pag gusto mo puro pera lang, sarili mo, visit naman tong church. Salib na magpapahinga na lang ako. Makita niyo yan. So, pero magandang balance dito. Yun nga, pag nag-conflict talaga sila, eh kung sino talaga pag naglilikuran mo, yun yung magkakaalaman. Kasi conflict eh. Na Sunday, gusto mo gala. Ayan nga, trabaho or saya. Yan ang goal mo sa buhay. Maging masaya. Nakakita mo yung tao ganun. Lalagay pa yung kahit sa Facebook. Ano, tingnan mo yung mga profile nyo. Di ba nilalagay nyo yan doon? Yung iba, bayo ba yan? Yung iba doon, plastic na. Pero yung iba, ano talaga, for me to live is Christ. So, sana, totoo. Yung iba naman, tumingin kaya ako yung iba dito. Huwag na. Iba sabihin, yan. Parang maging masaya, ganyan, ganyan. Yan ang motto nila sa buhay. So, pag nag-conflict yung church, saka yung kasiyahan, bahala na yung church, saka ka na. Diba? Ayan, so, yun ang pag-aating ngayong araw, umaga at hapon. Ay, dami nito. So, ano yung topic natin? Undivided service. So, imagine nyo yung kaninang baso. Ano yung baso ko? Wala eh. Magagamit mo ba ng maayos yung baso? Tumatagas. Nagagamit, pero bandang uli. Di ba, ayaw mo. Tatapon mo na lang yun. Kakasaran mo. Huwag na lang, papalitan mo na lang. O yung basag na ano, tapon yun. Gusto mo ba ganun ka as a person, as a Christian? Tapon ka. Kaya set aside, gawin kang ano, mosaic, ano. Gawin kang palamuti. O basagin ko na nga lang itong baso na to, yung mug na to, gawin kong ano. Ano man yan. Gawin kong paso. So, hindi maganda. Okay? So, ito na. Ito yung mga characteristics ng undivided service na deserve ng Panginoon. Okay? Yung pagkatanong, may tayong 5 points. And then, maraming sub-points. Okay? So, ito yun. Habang inaaral natin to, ito yung targetin natin. Ito yung ideal. Okay? Number one. Okay mo ba kayo? Amen. Okay, number one. Madami kasi ito. Kaya relax-relax tayo sa introduction. So, 1 Samuel, bakit tayo dapat maglingkod ng undivided, hindi yung naglilingkod sa Diyos, naglilingkod din sa kung kanino. Okay? Ito yung sinabi po sa kanila. Ibasa nyo, ready, go. Samuel spake unto all the house of Israel, saying, if ye do return unto the Lord with all your hearts, then put away the strange gods, and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. So ito yung... Hindi, mali pa ako. Anong tagpo ito? Yan. So, panahon ni Saul, alam niyo naman yung buhay nila, kahit tayo, but especially dahil sa kanila, talagang kasi mga tao nang di pa sibilisado, pag ibang bansa, especially pag nagagawa ng teritoryo, parang ganun sa Middle East ngayon, ganun na ganun yan. Kasi nga, recently, nagagawan sila doon, na syempre, hindi na papayag yung pinatay mo yung lolo ng lolo, pinatay nyo, yung mga Israel na yan. Sabi, pinagpaplanuhan kayo noon, ganun yung nangyayari. Kahit dati naman, ganun din. Alam nyo yung nangyayari sa Israel, di ba? Galing silang Egypt. Pumunta sila doon, and then pinatay nila yung mga tao doon. Pero kalooban ng Diyos yun. Noong time na yun, ha? So kaya ngayon, inaaway sila, siyempre, consistent yung kanilang labanan. Gusto silang palisin doon. Kaya sabi dyan, ano laban mo doon pag yung mga inhabitants doon, mga kapitbahay nyo, gusto kong palisin? Mas marami sila. So, delikado mo, delikado ka, di ba, yung kalagayan mo. Kaya sabi dito, ang hinahanap pala ng Diyos, kung gusto yung tulungan ka rin ng Diyos, kasi alam mo naman yung kalalagyan mo is delicate. Ibig sabihin, delikado. Ano ba yung delicate? Delicate. Ibig sabihin,
alanganin. Eh lahat naman tayo ganyan, 'di ba? Ako lang lalo, sasabi ko, mga lalaki na tahanan, diba, lagi natin iniisip yung problema natin, buong pamilya natin eh. Huwag kang mawala ng trabaho, kita. Kasi mawalan ka lang yan. Tatagal ka ba ng 2 buwan sa ipon mo? Kaya baka kahit 1 buwan, di ka tumagal eh. So, andun yung insecurity. Minsan, may mga problema. Humihina na yung katawan. So, pwede yung kumpara yan. Yung mga bata, iniisip nyo lang, makapasa. Magkaroon ng friends. Yung mga magulang nyo, paano kayo mabuhay? Di kayo magutom. Pagbansa na yan, ganun din, security, ang iniisip niyan. Kaya sabi dito, bakit daw tayo dapat, napansin niyo ba yung kanina sinabi dyan, serve Him only, you know, and prepare your hearts unto the Lord, and serve Him only. Kasi even yung maagang time na to, ano pa lang sila dito, after ng judges, talaga yung mga tao, hati na eh. Okay, again, yung tribe of Dan, compromise na yung panahon na to, alam niyo yun. Sabihin, sumasamba na talaga ng gusto sa demonyo. Matindi yan. Okay? Ganun din minsan sa church. Isang may kayo nakakita ng kalagayan ng mga tao, tinatansya mo yan eh. Tagal ba tayo? Umubuhay ba tayo nito? Umiging maayos ba tayo? Kita mo yan eh. So kaya minsan, intindihin nyo si pastor pag ganun. Pag mahigpit sa ganitong bagay, may nakikita kasi akong dapat i-address. Amen? Suporta lang kayo. Kaya dito sinasabi sa kanila, hindi na sinabi ni Samuel sa kanila na, okay, sige, maglingkod kayo sa mga Diyos-Diyos, pero maglingkod din kayo sa Diyos, ha? Ganyan yung mga mahinang leader, eh. Diba? Okay lang, mga babae, magsuot kayo ng magandang dito sa church, pero pag Monday to Friday, bahala na kayo. Tama ba yun? Parang ang tanga, no? Pero iba, ganun eh. Gusto lang nila, basta maraming tao, punta. Hindi tayo ganun. Kaya dito, point number one natin, di, basahin na rin natin sa Matthew 4. Ito, alam niyo yung context ng Matthew 4, di ba? Siya ay tinukso, no? Temptation, the wilderness. Pwede sabi ni Jesus, then Jesus said unto him, kay Satan, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So medyo pinaikli niya, pero yun ang first commandment eh. Okay? Malino ba yun? Eh, kasi sabi ni Taning, lalo si Taning, yan, Satan, yan o, tinetempt siya na gagawin daw niyang leader si Jesus. Eh, loko-loko to ano. Pero, pag nasa katawan tao kasi si Jesus nun eh. Parang gusto ni Satanas, parang madali ang kanan, di ka na pakusang tos, di ka na, eh sa kanya talaga yun. Kay Satan, marami siyang nagrudol talaga yun. Panahon pala ng Egypt, Assyria. Alam niyo yung pinag-aaralan natin. So, sinasabi niya kay Jesus, o sige, sambahin mo lang ako. Ikaw na yung maghahari dito. Eh, alam ni Jesus na siya na yung maghahari later. So, di siya nagpatukso doon. Sabi niya, inulit lang niya yung dapat din nating alam lahat na ang Diyos lang, Panginoong Diyos, ang dapat mo lang paglingkuran. Siya lang. Okay? Then, meron pa tayong iba dito. Alam yung sabihin na seloso. Maganda ba yung siloso? Saan? Pinagsisilosan. Okay, so yung jealous po ay legit yan. Yung sabihin, tama lang yan. Depende ka, tama. Depende sa pinagsisilosan mo. Baka naman si pinagsisilosan mo, hindi mo naman asawa. Pag-asawa mo na yan, kayo na, lahat, no? Huwag kang papayag na, ano, si Edgy. Itong mga trend doon, di naghihiwalay ito eh. Silosa siguro yung isa dito. Papareho. So, minsan lalaki, kailangan niya mag-ano, di ba? Labas, kilala, trabaho. So, sabihin na, pag napansin mong lumalamig sa'yo, tatanungin ka ngayon, di ba? Anong tawag mo? Love, love. Anong tawag mo?
Love. Saan ka na nagpunta? Tinatanong mo pa ako. Alam mo sa akin. Ganun, di ba? Depende ako. May nakikita ko mag-iasilosan sa'yo. Magtatanong talaga, di ba? Pero tama lang yun. Kasi isa kanya ikaw at isa-isa kayo. Di ba? Mag-asawa. So, okay yun. So, dito, basahin natin sa dito lang isa na lang. Ayon sa Exodus 30, Paul. Basa, ready, go. For thou shalt worship no other God, for the Lord whose name is jealous, is a jealous God. So, ang Diyos mismo ay seloso. Pero dapat lang siya magselos kasi kinukumpara tayo sa Israel yung dati na sila ay asawa ng Diyos. Parang ganun, hindi obviously ano yun, physical. Pero kinukumpara yung pag-ibig niya, yung sumpaan, yung covenant nila, sila lang. Isa lang ang Diyos. Nagpakilala sa inyo yung Diyos. Ginamit yung lingkod ng Diyos. Tapos sa iba kayo maglilingkod. So talagang magseselos ka dun. Diba? Imagine nyo na, maganda. Binigay sa atin ng illustration yan. Kung ikaw kahit matino kang tao, normal kang tao, asawa mo, dapat magselos ka dyan. Pag may kinakausap, lagi nalang kinakausap. Tapos dumidikit-dikit pa. Dapat lang magselos ka dun. At may karapatan ka, sabihin mo, ba't masyado kayong ganyan? Amen? Amen. Ayan, Diyos din. Ayan, point number one natin, bakit dapat ang Diyos lang ang ating paglingkod, ha? Katulad na sinabi kanina sa Deuteronomy, He's a jealous God. Pero sabi dyan, it's for Samuel pala, sorry. Tsaka sa Matthew 4, inutos ng Diyos yun. Dapat wala kang ibang pinaglilingkuran. Dahil ang Diyos, siya ang Diyos, Panginoon, siya lang yung paglilingkuran mo ultimately. Ha? Again, kunwari ako, naglilingkod ako sa kumpanya, kaya sa anak ko, nag-aaral ko, nahatid ko pa, Stephen, nahatid pa yan minsan kasi tanghali. So, hindi conflict yung kung naglilingkod din ako sa Diyos ng tama. Ibig sabihin, siya yung pinaka-pinaka. Hindi yung anak ko na, anak, ano, ayaw mag-church? O, sige, huwag tayo mag-church kasi naglilingkod ako sa anak ko eh. Ganun lang kami, mag-online na lang kami. Nakita nyo ba yun? So, nalalaman kung sino yung talagang pinaglilingkuran mo pag nag-conflict yan. Sabi dito, ang Diyos ay siloso, ang Diyos ay, ang ina-require niya, siya lang. Kaya number one, it is commandment, commanded by the Lord. Undivided service, siya lang. Serve Him only. Kinumpara yan din sa mga strange gods. Ba't ka ba naglilingkod dyan? Amen? Kaya yan, ibang inaakay natin, ibang hirap isa akayin. Pag may mga yan, galing Catholic. Basta sige, church ako dyan once a month, pero huwag mong papakilaman yung madiyos-diyosan ko dito. Eh kung ako lang, ayoko nung pakilaman yan, di ba? Pero hindi ka hindi mo maglilingkuran ng Diyos ng maayos kung meron kang ganyan. Ano ba yan? Diba? So, ganun din naman. Sabi ko, masyadong pakailaman yan. Kung ako lang, ayoko yung pakailaman kayo eh. Dahil yung problema personal, bakit ka pa... Amen? Pati ba sino bang kaibigan mo? Boyfriend na, TikTok pa, ML pa. Pakailan mo pa yan. Kasi inaakay ko kayo, no? Tinuturuan ko kayo maglingkod lang sa Diyos lang. Dahil na kinuman ng Diyos, siya ay importante po yan. Dahil siloso ang Diyos. At alam nyo naman, siloso talagang siloso, di ba? Yung mapagmahal. Nakita ka lang, nasan ka ngayon? Nasan ka nga? Nasan ka hapon? Nasan ka isang linggo? Nasan ka nitong oras? So, alam ko, ina-negative ng iba yan, siloso, ganyan. Kasi nga, ang lifestyle na gusto nyo mga yan, kahit kanino lang. Amen? Di tayo ganun. Amen? So, intindihin nyo yun. Ganito na lang gusto kong sa point dito. Kung ikaw matinu-tinu ka pa, imagine mo yung sarili mo na lang. Asawa mo, kunwari, mayroong ibang kinauhumalinga. Gusto mo ba yun? O bakit hindi? Eh, lalo, Diyos na may karapatan siya. Amen? Amen. Hindi siya masama, no, na seloso siya. Kaya siya lang paglingo. Number one, it is commanded by God, by the Lord. So, dapat undivided. Hindi hati. Hindi naglilingkod ka dito, parang Hindu. Hindu ka ba? Ganun ang attitude niya. Hindu na.
again, nagpa-permeate kahit sa atin. Kahit mga ligtas na, kahit Kristiyano na. Eh, pastor, nag-church na ako. Naalala mo ba, nag-church ako last, ano, ganyan. Ba't mo tinatanong ngayon, ba't kailangan lagi? Andito na nga ako, gusto mo makinig pa ako? Ano pa? Gusto mo intindihin ko pa yan? Sobra ka naman. Amen? Amen. Eh, gusto mo mag-amen pa ako? Ginagabayan ka lang. Ako sanay na ako nare-reject. Nakaka-hurt din. Kahapon, soluwinin kami. Pambira, apat ba yung, lima yung tumanggi? Parang ayoko nang gusto mo umuwi ah. Mabuti, ang aga naman namin. Tapos yung isa, bigla nung bite-bite naman. Ganun lang yan eh. Kaya, it is commanded by the Lord, undivided service. Huwag niyong gawing weird. Pag may nagsabi sa inyo, ano? Juliana, church ka na naman? Diyan, church ka na naman? Parang ikaw yung ano, parang ikaw yung may ginagawang mali. Diba? Trisha, sumasama ka dyan. Ay, Trisha, church na. Puro church yan eh. Church sa linggo. Full day pa doon. Oh, dyan ka nakatira. Oh, ganun pang asar eh. Kasi hindi nila naintindihan. Intindihin mo na hindi nila naintindihan. Ang sinasabi pala sa atin ng Diyos, importante yun. Na wala kayo bang pinaglilingkuran. Ah, maya pa tayo punta sa pera. Actually, wala nga pera dito eh. Yan, naalala ko lang. Tama din yun eh. Ang ganda raw pag nagtatides ka, ang daming ginagawa sa iyo yan. Okay, hindi ka nagiging makamundo. Binibigay mo, sige lang. 10%, napakaliit nga ano. Pero sa pag-umpisa, may laki yun. Nalala ko dati, parang pinagkakasya mo na nga yun. Binibigay mo pa yan. Kaya pag nagtatides ka, parang nawawala yung covetous na sa iyo. Kasi talaga tuloy-tuloy lang, pasagawain ng Panginoon. Kinumad niya rin yung tides. Okay, tapos na ang usapan pag ikaw ay faithful, di ba? Inutos niya, sunod. Okay, number one pa lang. Number one, it is commanded by the Lord. Importante yan, seloso siya. Therefore, gawin natin. Again, di weird yun na magselo siya. Pag legit na makailangan naman, talaga naman Diyos mo siya, ba't ka maglilingkod sa iba? Amen? At ipasok ko natin dito bago tayo mag-move on. Ano yung mga nagiging Diyos natin? Basta, di ko naman kilala yung Ashtaroth na yan. Eh. Ashtaroth. Mabuti naman. Pero kaya binigay sa dito yan, ilagay yan sa Bible. Alam natin may talaga mga Diyos-Diyosan. Noong panahon nila at hanggang ngayon. Yung mga Diyos-Diyosan dyan, alam niyo yung Nazareno? Na sigurado ako, hindi si Jesus yun. At naugulat pa iba pag sinasabi natin niya, ano hindi long hair si Jesus? Ano talaga? Eh ba't mga loko-loko yun eh. Kinuha nila kung kanino yun eh. Eh, minsan kahit mga Baptist, hindi nila ma... Pag long hair yan, sigurado hindi si Jesus yun. Eh, paano natin pupunta sa pelikula? Hindi wag. Kung pupunta mo sa pelikula, di dapat short hair. Lalaki. Sabi sa Bible, nakakahiya yung lalaki pag long hair. Tapos si Jesus, long hair. Ano yun? Baliktad. Ano siya? Rebelde siya? So yun, nabanggit ko lang dyan kasi importante po yan. Pag sinabi ng Diyos, gusto niya siya lang, makakabuti rin sa atin yun. Kasi nung kilala niyo yung Diyos na yan, kahit pera, na may business ka, kunwari, anong gusto yung business? Ha? Ano? Talyer. O talyer, maganda yan, di ba? Pero pag Sunday, ang dami nagpapatalyer pag Sunday. Kikita ka dyan pag nagbukas ka. Eh kaso, bukod sa kailangan mo rin ng pahinga, sabi ng Panginoon, unahin mo siya. Isang araw na nga lang eh. So doon malalaman yun, eh linggo na, nagbubukas ka pa. Anong gusto mong mangyari? Diba? Alam, magpapalain ka dyan sa business mo, sa trabaho mo. Ayan, so dyan nalalaman kung sino yung priority mo. Eh, pastor, half day. Ayun na nga, divided ba yan? Half.
Eh, sa paano yung mga ospital, ganyan? Paano yun? Life-threatening talaga, ewan ko. Pero bihira rin naman yun. Bihira, minsan, wala akong pakialam sa yung doktor. Kala mo ba, pag sinugod ka sa ospital, doktor, ganyan, punta ka dito. Dito si Ezekiel, mamatay na. Kala mo, magkahapit yung pupunta sa'yo. Hindi rin. Paghihintayin ka lang nun. Pakabahid ka, may pambahid ka ba? Gagalanin ka pa nun eh. So, huwag ka. Ano nga bang ano dyan? Siguro, alam ko. May hospital. Magpahin natin, di tayo magkasakit ng Sunday. Amen? Yes. So, ganun din eh. So again, di tayo masyadong dogmatic dyan. Kung gusto mo talagang ano. Pero, I believe, isa yan sa mga concrete way. Napakita mo yung sino yung priority mo. Amen? Nakikita natin yan. Kitang-kita yan. Anong ginagawa mo pag Sunday? Okay. Number one, it's commanded by the Lord. Therefore, it is important. Ang Diyos ay siloso. So, mapakita natin na siya. Ang atin lamang na pinaglilingkuran. Serve Him only. Number two, ito maganda dyan. Pag ikaw ay sumunod, sinabi din pala dito, no? Ano sinabi yung resulta dyan? Pag ikaw ay naglingkod ka lang sa Diyos, may kalabang ka. Sabi sa bandang uli, and He will deliver you out of the hand of the Philistines. And then balik natin another verse. First, Second Chronicles naman. 15, sino nga ba to? Alamutan ko. Sorry, si Asa ata ito. Hindi, Second Chronicles, ano to? Josiah. Asa, yan, Asa. Lalo niyo ba si Asa? Hindi, Asa. Pwede rin, sa Tagalog. Pero, napakabuting king niya si Asa. Sa bandang huli lang siya may fault, no? Pero, meron ditong propeta. Sabi na ba? Yan, si Azariah, son of Oded. So, si Asa ay parang ano, apo lang ni Rehoboam yan. So, pangatlong hari sa Juda. So, kaya importante yung ginampanan niya. Siya yung una sa ano, na positive, na king. Doon si Rehoboam ay nung una daw ay sumusunod sa Diyos yan. Kasi nga, andun pa yung parang nakikiyan na siya sa politika. But anyway, sabi dito, yan, narinig ni Asa yung sinabi ng propeta, he took courage and put away the abominable idols out of the land of Judah. Hindi pa madaling gawin niya, kahit po sa San Mateo kunwari. Bagay, paghari ka, magagawa mo yung ano eh. Pero, takot din kahit sa mga politiko. Inaalam po ng mga politiko lahat ng gusto ng tao din. Ilang tao, ilang presento bang Katoliko? O sige, sundin natin kasi marami. Ganyan, sikat, pasikatan lang yan eh. Politika yan, ibig sabihin, hindi lahat ng ginagawa nila, naiiniwala sila doon. Ganun lang yan. Niwala kayo. Pero si Asa, naging matapang siya, inalis niya yung mga datalisin dahil sinabi ng Diyos to the prophet. Kaya sabi dyan, yan, nag-offer sila isa sa mga ano, no, ginalalo, ginawa ni Josiah later, then Hezekiah before that. Kaya sabi dito, and all Judah rejoiced at the oath, for they had sworn with all their heart. Okay? So, unang resulta niyan, masaya ka. Tingnan niyo yung katabi niyo ngayon. Mga ba masaya na sa church? Tanungin mo. Sila dito, sa example ng Judah dito, sa under King Asa, ang saya nila. Kasi sila daw ay sumumpa pa, no, with all their heart and sought Him with all their desire. Talagang gusto nilang makilala ang Diyos. Ano bang gusto nila? Sino man Diyos yan? Ano bang kakayanan niya? Ang sabi dyan, He was found of them and the Lord gave them rest round about. Parang kanina, may kalabang ka, nang-aasal. Alam, pag sumunod ka sa Diyos, mawawala yan. Amen. Lagi ka tinatagayan, eh, ayaw mo. May mapahiya na rin yan. Sinayayaya, DM, ano tayo? Dito tayo.
Doon tayo sa ano, gala tayo. Nakikita ko sa Facebook ko, yung mga matatanda na to, nagkaroon na ng kotim mo to. Long ano, long ride tayo. Ganun, kahit sa office pala ganun. Nayaya nga ako eh. Ano nang gagawin ko sa ginagawa importante? Nasakyan mo lang, pero ano sasabihin yan? Juliana, ano tayo? Gala-gala tayo. Diba? Gagawin mo ba yun? Kung may time, diba? Kung talagang libre ka, pero unahin mo pa rin ang Panginoon. At sabi dito, yung mga nang-aasal sa'yo, yung mga kalaban mo, subukan mo sumunod sa Diyos. Ano mangyayari? Mawawala yan. Kasi kahit kalaban mong kalaban talaga. Either maasal sila, magsawa sa'yo, or matakot sa'yo. Kasi wala, yun ang gagawin ko dito sa taong to. Talaga steadfast to, undivided. Faithful sa Diyos. Wala, hindi kahit konting ano ko lang, uy, masaya doon. Punta tayo sa ganyan. Kahit anong talaga napapahiya ba sa'yo, inuman tayo, saya doon. Saya doon. Ha? Talaga? Aral ka eh. Alam mong hindi para sa'yo yun. So, yan. Bandang huli, ito especially kalaban talaga nitong literal. So, yung sabi diyan, Lord gave them rest. Ibig sabihin, either nagsawa yung kalaban nila na sakupin sila o takot din sa kanila. Diba? So, meron silang kapahingahan. Gusto niyo ba yung ganon? Oo naman, ako gusto kong pahinga eh. Pero meron ibang pahinga kasi physical, mental, diba? So, kung hindi rin ako makapagpahinga, pag alam po namang may kailangan kayo, hindi ko mapunan. Kahit pagod, yan. Kaya number two, ano yung maganda sa undivided service ng sa Panginoon? May resulta yan, it bring it about peace. It brings about peace. Ganyan po yan. Pag kayo, tingnan nyo, ganito, iniisip nyo lagi, Barkada Church, Barkada Church, sabihin ko sa kanila, sige, sahabol ako dyan. Sabihin ko kay Pastor, Pastor, baka ma-late ako ng konti. Mira, parang, wala kang kapayapaan. Amen. Eh kung i-devote mo na yung sarili mo sa Diyos, tapos ang usapan. May kapayapaan, di ba? Kailangan yung gawin niya, nakakapagod yan, yung ano, walang kapayapaan, divided yung utak mo, divided yung puso mo, di ba? Ayun na lang, trabaho tayo, para umaman tayo, really? Gano'ng kayaman? Tapos yung mga, mapansin mo na, actually kahit sa Pilipinas, kahit paano, okay-okay pa tayo eh. Gusto mo mag, ano, wala din mga tao, sila'y nasa church. O, ano gagawin mo? Kung kahit kulto yan. Oh. Ikaw yung mga pahiya, hindi mag-church na rin. Amen? Amen. No, iba naman, nasa bahay lang. O, ganun din. Uso talaga sa Sunday, sa Pilipinas, kahit pa paano, salamat, church. O, bakit mo hindi i-devote pa yan? Ano ka? Okay, so sabi dyan, ayun, so dahil sila ay, yung panahon nito ni Asa, ang ganda nung panahon nila. Lalo, mamaya, patayin yung mga bakla. Yung pinagusta ko part dito eh. Hindi, joke lang. Pero isa yun, yung mga bakla pinatay. Literal. Yung bakla niya, patayin niya. Kasi alam nila, ayaw ng Diyos yun eh. Amen? So, ang daming bakla ngayon sa public school. Eh, kasi nga, pinagpabayarin tayo as a whole. Amen? Ano kayo yun? Ano kinalangan ng pastor? Ganun yun. Lalakas loob niya mga yan pag di natin pinipreach. Tapos syunga-syunga ka rin. Let's celebrate ganyan. O sige na nga. Di ba? Pero kahit sa mga comments sa Facebook, talagang ano eh. Marami pa rin matinong utak. Amen? Hindi na nagpapauto dyan. So anyway, yan ang ginawa ni King Asa. So number one, it's commanded by the Lord. Number two, it brings about peace. Kaya mag-undivided ka na. Maglilingkod ka sa Diyos, mamili ka. Mamaya, punta tayo dyan. So, number three. Natapos na tayo dito ngayong maga. Ano meron dyan? Basta mahirap naman yan eh. Biruin mo. Lahat ng classmate ko ngayon, nagre-relax lang sa bahay. Yung iba naglalaro, yung iba ay lalaba, yung iba ay... Lalo pa Sabado, punta pa tayo sa dyan. Layo-layo ng halahala. Punta tayo sigurado dyan. Ang ginagawa natin dyan. So, winning na naman.
Iaral na lang ako para pag lagi ko mayaman ako. Talaga lang ha. Anong ginawa dito sa song din? Mahirap siya, yes, minsan. Ito maganda nito. Marami nang nag-lead. Alam niyo ba 'yon? Alam niyo yung leader? Ayun. So kahit sa ang lugar, kahit anong idea pa 'yan, kahit anong endeavor 'yan, project, lagi may leader diyan. So sa pinag-uusapan natin ngayon, may leader ba dito? So una sa bahay, dapat gusto kong sabihin, no? Dapat sa bahay, sa church, yung leader, pakita mo na priority mo ang Diyos. Sa bahay lang, ganyan. Alam nyo may church. Anong gagawin nyo? Magbubutuhan ba kayo? Sino gusto mag-church? 1, 2, uy, dalawa lang. O iba, tatay, pahinga muna tayo. Masyado tayo. Baka magpasa tayo sa langit yan eh. So, tingnan natin yung mga leaders dito. No? So, number one, tingnan ito, gaganda nito ang example natin eh. Sinong alam yung priority ng Diyos sa buhay nila? Yan, si Paul, wala nga si Paul pa dito eh. So, and the Lord's anger was kindled the same time and swear, saying, surely none of the men that came out of Egypt from 20 years old and upward shall see the land which I swear to Abraham and to Isaac and Jacob, because they have not whole followed me. So yung mga Israel, tuwan-tuwa na nakalaya sila sa Egypt, pero kita ng Diyos itong mga to, hindi naman talaga nila ako gustong sundin. Kaya naman sila andyan. Parang isang mga anak natin, tanong niyo yung sarili niyo, bakit kayo dito? Dahil ba sinabi ni kuya, ni ate, ni nanay? Tanongin niyo ngayon. Tanong nyo, kung ano sabi? Yan, kayo nakakaalam yan. Bakit ba ako nipasinabi dito? Nagalit ang Diyos. Kasi iba sunod-sunod lang, pero hindi nila gustong sumunod sa Diyos. Nakita nyo ba yun? Kaya anong gagawin sa mga to? Alam nyo ba yung kwento? Papatayin sila. Lahat, except meron dalawang tao na exemption to the rule. Sila'y 20 years old and above, pero di sila papatayin. Lahat patay, pati si Moses saka si Aaron. Sino lang accepted? Save Caleb or Caleb, the son of Jephunneh and the Kenizzite, and Joshua, the son of Nun, for they have wholly followed the Lord. Bakit sila exempted? O Joshua, ang ganun pangalan mo. Si Joshua kasi talaga sumunod siya sa Diyos. Yeah. Hindi siya tipong ano ba sinasabi ng karamihan. Hindi ganun. Mamaya, babalik na si Joshua na naman. Pero din si Caleb muna. Si 12 yung spies, di ba? Sabi ni Moses, tingnan mo nga. Okay, ilang araw pa lang, andun na sila, malapit na sila eh. Yan ang pinangako sa inyo ng Diyos. Kaya niya, sakupin niyo yan. Pero tingnan muna natin. Ngayon, kaya importante yung role ng spies. Yung 12 spies, kasama dyan si Caleb and Joshua. Litingin sila ngayon. O, yung ganda nung land. Ang ganda. Kaso, iniisip nila agad negative. Ay, may mga tao doon. Alam nga naman, ibigay sa atin. Ang hiniang pangako sa kanila ng Diyos, ipapatay nila lahat yung ubusin nila yun. Kaya ba natin yan? Ano tayo ngayon? Mga problema sa buhay. Kaya ko ba yun? Mag-adjust talaga ako every Sunday. Kaya ko ba yun? Magbasa pa ako, mag-memorize pa ako. Tapos yung magsusot pa ako ng tama. Pati yung bibig ko, hindi ako magmumura, hindi ako mag-joke ng bastos. Ano ba? Ang dami, ang hirap nun. Hirap ba yun? Well, depende. Depende sa'yo. Kung anong gusto mo. Pero kung yun ang gusto ng Diyos, susunod ka ba doon? Mahirap, basto, pero kaya. Amen. Dito, ganun din. Sasakupin natin to. Pinangako na nga ng Diyos eh. Mangyayari ba yun? Pero kailangan lumabang ka. Gawin mo yung dapat mong gawin. Ganon din sa church. Ganon din sa likod, paglilingkod sa Diyos. Hindi pwedeng, hindi ka nalang, bahala ng Diyos, parang Calvinist ka nun. Lord, iligtas mo sila, Lord. O, sige, tulog na ako. Gagawin ko lang yung kaya kong gawin. Tulog, pray kunwari. Hindi, gawin mo yung dapat mong gawin.
Yun. So, nakita niyo yun. Ang point dito ngayon, meron ang gumawa niyan. Yung sir, mahirap. Nahirapan din sila. Biloy mo yung 10. Ayaw na. Huwag na. Huwag tayo. Hindi natin kaya yan. Sabi ni Joseph, kaya natin yan. Kaya, ngayon na. Ngayon na. Now na. Go. G. Tama ba yun? G ba yung go? Hinig ko sa kanila yun. O, G na. Kaya natin yan. Ang dami nun. Meron pang mga walls. Kaya yan. Yun dapat. Sumusunod kasi sila sa Diyos. At pinangako ng Diyos, naniniwala sila yung iba, hindi. Kaya nga mahirap, pero may gumawa na. Kaya number three, ano yung sabihin ng undivided service? At anong karakteristis yan? Una, hindi tayo bulag na pupunta tayo, gagawin natin yung kalooban ng Diyos eh. Hindi naman tayo ganun eh. Ito yung ginagawa natin dito. Meron ba ang inimbento si Pastor Reyes na ano? Palagay nyo, ako yung nakaisip, ganito ang gagawin natin. Wala, lahat yung kinaya ko lang din sa Bible, sa ibang lingkod ng Diyos. Wala, wala, anong alam nyo na ako lang gumawa? Wala. Sinasabi ko sa inyo yun kasi nga, gusto ko maintindihan nyo na meron na ang point number 3, leaders should be example to show the way. So ngayon, pinakita na sa ating yun. Susunod ka ba o hindi? Yun ang tanong na lang sa'yo na yun. Amen? Kaya ito, nakita natin many, kaya marami na nag-example dyan si dito sa Numbers 32, si Joshua and Caleb, 2 Kings. Okay, sorry. Sa mga kings, dalawa, no? Nabanggit natin kanina isa, Chronicles 15, si Asa. And then sa 2 Kings 23, ito na yung huling maayos na king. So marami na siyang loko-lokong mga tatay and lolo, pero meron din siyang matino. So ang ginaya ni Josiah, yung matino. Amen? Sabi dyan, and the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord. Sabi, nakipagkasundo siya sa Diyos, nakipagsinabi ng covenant, kasumpaan, parang ganun. Kasunduan. Tuwo, ano yung kasunduan? Na siya naman ay lalakad. Ano yung after? Ayun, parang ganun. Kung ano sinabi ng Diyos, yung nalalakaran niya after the Lord, and to keep His commandments, susundin niya, pananatilihin niya, gagawin niya yung commandments ng Diyos. And His testimony, statutes with all their heart and all their soul, hindi divided. Nakita niyo yun? Kasi maglilingkod tayo sa Diyos. Pero, yun, daming pero. Kapag may lakad kami, eh, saka na yun, church. Diba? Kapag may laro, Ginebra, kung ano man yan, may Olympics. Ang pakailang sa Olympics na yun. Puro kabaklaan nga doon. Ang pakailang kong... Eh, nakita ko pa sa Facebook, mayroon pala mga pinagbawal ng moves. Kasi iba talaga masyado, na-addict masyado. Eh, magaling nga ang tao talaga eh, okay. Gets ko na yun, o ngayon. Talagang may... Hindi ko na ako, de-demonstrate dito. Eh, mga pinagbawal kasi talagang mga matay yung tao pag... Eh, ba't may Olympics pa nga ba? Ah, sa kapayapaan, no? Kamusta naman yung kapayapaan? Diba? Sa ano ba ako sinasabi ko? Yun, so all their soul and all their... So dapat ganun. At may nag-lead na niyan, gayahin natin yung mga leadership ng mga... Eh, pastor, yung... Sa ngayon kasi yung mayor namin, ganito eh. Yung pastor ko ngayon, ganyan eh. Sundin mo yung, kahit yung matagal nang gumawa. Patulad ni Josiah, konti lang na yung matinong king dyan eh. Nga, si una, si Rehoboam, medyo ganyan yan eh. Pero bandang huli, hindi. Okay, hindi ka sama si Rehoboam dun sa unang hari ng Judah na maayos. So, actually ito na, si King Asa na yung matinong una. Okay? And then yung anak niya, ganyan din. Si Jehoshaphat, medyo okay na rin. Then later, si Hezekiah, tagal na nun. Kaya maraming humahanga kay Hezekiah kasi ang dami mga lokong-lokong kings din. Pero nirevive niya yung tama. And then, yung anak na naman, loko-loko na naman. And then, si Josiah na. So, gusto ko sabihin dito, may mga nag-lead na. Gayahin natin yung maayos na leadership. Amen. And then, sino pa? Si Moses. Oh, ano sabi doon? Ito naman pala, ito yung mga bagay na ang Diyos din ang gumawa, no? So, sinabi lang ni Moses to.
Dahil ito yung sinabi ng Diyos. So, Deuteronomy, inulit na lahat. Kung patapos na yan, no? Ilan chapter ba yung Deuteronomy? 34, no? Nasa 32. So, inuulit lang ni Moses yung mga kautosan ng Diyos. So, nakita nyo na yan, yung example ng iba na maganda at hindi. Okay? Kahit dito sa church, nakita mo yung kuya, si kuya ang ganyan, loko-loko itong kuya, maayos. Sino susundan mo doon? Si ate ganyan at si ate ganito, ito yung maayos na ate, ito yung hindi. Sino susundan kaya doon? Ganyan din yan, ipakibasa niya, ready, go. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. Okay, may maganda, may pangit, may death, evil, may life and good. Sino pipiliin mo doon? Obvious naman eh. Pero misa ka, pag natetem ka, ikaw ay nade-divide 50%, 75% good, pastor. 25% evil. Tama ba yun? Huwag mo i-divide. Buo na doon sa good and life. And then, marami ito. Ito yung sikat na sikat kay Joshua naman. May kanta tayo dyan, di ba? Ano yung sinabi niya doon? Last chapter. Ibasa niyo. Ready, go. If it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, okay, mamaya may point ulit tayo dyan, ha? Pero ang linaw niyan eh. So alam ng tao, alam natin yung ibang tao hindi natin kayang pilitin, kahit anak natin yan, kahit matagal na nag-church dito, may pilit mo ba yan? Yung ginagawa ko, imagine, ano nyo na lang, kaya nga minomodel ko sa inyo, meron ba akong pinilit dito? Ganon din kayo ngayon. So salamat sa Diyos, ang ganito pa kayo, iba. Ibig sabihin, hindi pa kayo na-overcome. Pero dyan, tama ba? May temptation ba kayo mag-backslide? Sinong wala? Lahat naman eh. Kaya ako yung una natakot dyan eh. Kung ako kaya mag-backslide, oh, okay ba yun? Wala nyo, kayo lang ha. Mga pastor, misang ganun din. Nananatili, pero iba na yung pinupursue. Pwede yun. Hindi dapat. Makakilala tayong ganun. Nagkakakwento kayong pastor, dati ito okay ito, ngayon di na. O, di ba na, mag-backslide na yun. Alam nyo naman yan. Nakakwento ko lagi sa inyo yan. Kaya sabi dito, ni Joshua, mamatay mga ano siya, may tanda na siya. Alam niya, mamatay siya isang araw. O, kanino na kayo maglilingkod? Di hinamon niya. Mamaya punta si Elijah, mamayang hapon. Ganon din ginawa ni Elijah. Masama ba sa inyo maglingkod sa Diyos? Masama ba mag-church? Eh, huwag naman masyado. Mabuti nga, hindi. Kasi nung matagal na dito na alam nyo na yan eh. Ito lahat, karamihan dito matagal na. Pwera lang sina Ampers, Christian, tsaka bago lang yan eh. Kaya nung bago rin ako sa church, nagtataka ako. Basta pinapagalito mo yung mga tao dito. Hindi mo pinapahiya sila. Ganun talaga eh. Ganun talaga. So, hindi ibig sabihin matagal na dito yan, sumusunod lagi at wholehearted. Dapat malaman nyo yun. Ngayon, punta tayo sa mga matagal na, okay. So, alam niya na, hindi yan susunod, mamatay na rin siya. Umamili na kayo! Sinong gusto yung paglingkuran? Yung mga Diyos-Diyosan? O yung totoong Diyos? Na ang totoong Diyos, sila yung, sabi dyan, sila yung nag, ano sa'yo eh. Nag-deliver sa inyo. Diba? Kaya nangyari, salamat sa Diyos, bukod sa mga lingkod ng Diyos, kung wala si Moses, si Joshua, hindi nang mga gawain sila-sila lang eh. Laging may leader. Pero yes, sumunod din. Diba? Sumunod sila sa leader, sumunod sila sa Diyos. Ano nangyari? Na-conquer nila yung promised land. Success! Kaso di natapos doon. May another generation, may pangako din ng Diyos. Kung sumunod kayo sa akin, dyan lang kayo. Pag hindi, haalisin ko kayo dyan. Ano nangyari ngayon? At marami sa church, ganyan. Ang sabi nga, revolving door. Ako, pag tumit sa diet, mag nakita ko, iba daw, wala na, iba, doon pa.
Sa Malaya, ganun din. May nakikita ako doon. Doon pa, tandaan na ito. Hanggang mamatay na ito. Dito na talaga ito. Why not? Pero ibang mga bago na naman. Dito rin, di ba? May mga bago, may mga luma. Kasi nga, pinapapili tayo. Nasa leaders pa lang pala tayo. So, pero, yan, so may mga nag-lead na yan. Kaya naayos sila nung panahon na yan. May ayos yung leader, kasi mamatay din sila. So, tapusin na natin itong 3. Kasi ito na yung mga minor na lang. Mamaya pa yung mga major points. Sino pa yung mga example natin? Si Ruth. Kilala si Ruth? Si Aling Ruth? Ano yung pinili ni Ruth sa buhay niya? Namatay yung kanyang asawa. Namatay yung kanyang biyanan na lalaki. Pati yung lalaking asawa. No? Asawa ng asawa ng brother mo. Brother-in-law mo. Ano yan? Namatay lahat ng lalaki. So, ang ginawa nangyari. Aba, umuwi na lang sila. Kaso, sabi ni Naomi, naku, wala na kayong mahihita sa akin. Nakita niyo na, minalas tayo. Parang ganun nangyari sa kanila eh. Ano, sasama ba ba kayo? Yung isa, umuwi na. Si Orpa ba yun? Orpa. Okay, si Orpa. Uwi na. Kasi na-realize siya. Mabihan, mahalas ata si Naomi. Hindi. Parang ganun lang, okay? Tsaka, uuwi si Naomi sa Israel. Hindi sanay siya na doon. So, pero sabi ni Ruth, and she said, behold, thy sister-in-law gone back not with another gods. Return thou after thy sister-in-law. So, kaya sabi dyan, ang ating kwento, namili si Ruth. Ang pinili niya, hindi siya namili lang dahil lang sa, tawag dito, sa, hindi niya pinili yung Diyos niya kasi alam niya, mali siya eh. Mali sila eh, ang kwento to. So, kahit parang napalo si Naomi, silang lahat, pumunta siya, pinili niya pa rin yung Diyos. Okay, so gusto ko sabihin dito, minsan mahirap pero minsan hindi rin kasi may susundan ka na eh. May iba nang gumawa niyan. Dito sa church na to, ganun, pwede kayo magtanong, pastor, anong ginawa mo? Ganyan. Kahit yung iba, sinubad. Huwag niya sabihin, busy kayo. Medyo lang ako dyan. Kasi iba, nakita mo, pag nagsasakripisyo yung iba, bakit kaya? Amen? Ngiting na ko dito, parang mas madami pa yung Montalban eh. Kaya mga San Mateo, wala tayong karapatang malate. Amen? Amen. Bihira. Malili. Sandura na lang eh. Diba? Ang aga gumigising yan. Na, di ba tayo nahihiya? Lalo na yung mga anak ko. Amen? Amen. Nita nyo na, parang ang half-hearted na kayo eh. Undivided ba ang inyong paglilingkod? Tingnan nyo, makalang kami ang lalo mamaya. Pag nakikita mo, naglilingkod, malungkot, hindi yun undivided. Hati yun. Pag once a week lang, hati. Okay? Hindi masaya, hati. Pag minsan-minsan lang, hati. Kasi yung hati, nabuo naman, pastor eh. Kaso, mahina yun. Kahit saang, kahit yung mga bangko daw, minsan nire-process yan eh. Hindi na ganun katiba yan. Diba? Kahit ano, sasakyan man yan, ang pinakamatiba yung original. Ginawa yan na ganyan, matiba yan. So hanggat maaari tayo, maglilingkod ng maayos, huwag tayong undivided. Undivided tayo, hindi tayo dapat divided ang utak, puso natin. Amen? Mamayang hapon, may dalawa pa. Ito maraming points. Okay? So this time, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita. I pray na nakita na yung mga example, mga leaders. And even ang panahon nila, Panginoon, ganun din. Right? Kung kumpara namin sa ngayon, may mga problema, may mga temptation. Maraming bagay, Panginoon, na magdi-divide sa aming attention at aming service. Diyan yung sarili din namin. Minsan nakikita namin iba, nainggit kami. Bakit sila ganyan? Hindi nagliligod sa Diyos. Yung iba naman ay mayaman pa, mga sarili,
pinapamahanga pa nila yung event. So, maintindihan naman namin na ang paglilingkod pala na deserve nyo at gusto nyo, ito yung pinag-utos. Ito ay dapat buong puso kami, Panginoon, buong kaluluwa, even. So, nawa, Panginoon, na matapos itong taon namin as a church, na determine namin, Panginoon, ang paglilingkod na gagawin namin is maayos. Ito ay undivided, Panginoon. Ito ay buo. At karapat-dapat sa inyong kalulatian, Panginoon, hindi kami half-hearted or nagdududa pa even. Minsan na kulang, minsan naman ay talagang special mga bata, minsan hindi na kasama kayo sa plano. Tawaran niyo po, Lord, kami. Tuluan niyo po kami, Lord, kung paano itong mangyayari sa amin nung kapaglingkod kami ng divide sa inyo, Lord, hanggang mamayang hapon. Kailangan po, Lord, magbasbasan niyo din namin kakainin, Panginoon, fellowship, Panginoon, mga practice. Panginoon, kayo pong mag-ayos. Panginoon, tulungan niyo po kami. Pasapin niyo naman sa lahat sa mga bago, Lord. I pray na sila pagpapatuloy. Hanapin ninyong kalooban, katuwiran. Bandang huli, Panginoon, sila po yung makakapaglingkod sa inyo ng gusto, ng maayos. At makita naman nila yung mga tamang motivation, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon. Unti-unti lang. Basta maintindihan po yung kalooban nyo. Importante ito, Lord. At again, maraming benefits sa amin. Payapaan, yung nabanggit lang kanina dito, but ang dami pang iba. Salamat po, Lord. Again, ang pagkain, mas pasan nyo po, Lord, fellowship. Maraming hapon kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.